Maraming ministry ang nawawala sa atin kung tayo yung mapagmataas. Dami-dami kong PhD. Pagkatapos magtuturo ako sa Sunday School, yung principal, elementary graduate lang, New Gun Elementary School pa. Samantalang ako, ISO. Magdami mga tayong pride. Mahirap mag-submit sa ibang tao. Susukatin mo agad pagalingan. Kaya gusto ni Satan ganun tayo. Ang ending lang noon, mag-isa ka. Yun ang ending pag proud eh. Ano pa po ang mga obstacle? Of course, lack of teachability and stubbornness. Yung mga tao lagi sinasabi, ganito na talaga ako. Huwag nyo na lang akong pansinin, ganito talaga ako. Anong ganito na ako? Isang uri ng sakit yan, ganito na causes. Kailangan hindi tayo ganito, dapat maiba. Mabato ako, huwag mo na akong gawing sculpture, bato na lang ako. Kabiraso na lang ako ng troso, huwag mo na akong gawin na kung anong magandang sculpture. Unfulfilled potentials. Yung taong pinagpipilitan yung kanyang gusto kahit na lamang na mali. Proverbs 29 verse 1. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang tao na nanatiling nagmamatigas matapos ang napakaraming mga paalala ay biglang-biglang wawasakin na di na makakabangon pa. Bigla daw yun. Pagkapatuloy ang pagmamatigas ng loob natin. Ano ba ipinagpapatuloy natin katigasan ng loob kumisan? Kumisan, alam na alam natin yung teaching ng Bible, hindi consistent sa ating lifestyle, ipagpipilitan pa. Sinong mananalo kung makikipagtunggali sa Diyos? Sino? Kaya kailangan po ay teachable tayo. Of course, another obstacle to becoming what we should be is laziness. Proverbs 19 verse 15, laziness brings on deep sleep. Sobrang nahihimbing ang mga taong tamad. So habang natutulog ka, ang buong mundo'y umaasenso, ang mga kasama mo'y nag-grow, and nothing's happening dahil tulog ka lang. Laziness. We need to work hard. Especially at becoming what God wants us to be. Ni-exercise natin ating bibig. Huwag magsalita ng mga ayaw ipasabi ng Diyos. Sabihin yung mga gusto ng Diyos. That's a lot of exercise. To go where God wants us to be. And not to go where God doesn't want us to go. That's a lot of hard work. To serve the Lord. To have a ministry. People always ask me, Pastor, ano ba ang magandang paraan para makapag-maintain naman ng above average spiritual life? Na hindi para na lang roller coaster ang buhay ko, umakyat bumaba, parang Ferris wheel, ikot ng ikot, wala namang napupuntahan. Matapos ang kera-miraming ikot, pagtigil, nandun pa rin. Ano ba talagang pwedeng gawin? I always suggest, get a ministry. Eh naku, tanghali ho akong gumising eh. Bakit naman ako magmi-ministry? Ah, tanghali kang gumising. O, ikaw ang taga-bukas ng church. Ano ko eh, paano naman yun? Eh, sigurado kung taga-bukas ka, mauobliga ka nang gumising. Kaya ka lang naman na nagkakatamad-tamad, wala kang obligasyon eh. O, magturo ka sa Sunday school, naku, mahihiyain ho ako. Eh, siguro after 3 months sa pagtuturo mo, natanggal na yung hiya mo. Pero kahit bigyan ka ng 3,000 taong mabuhay, kung iiwas ka, mahihiyain ka pa rin. Sayang ang panahon, walang nangyari sa buhay mo. Kailangan ko ho ng mga ganito kasi nangliliit ako pag may mga tao. O sige, kumanta ka sa gitna. Naku, baka nila ako pagtawanan. Eh ano, mga magsasawa din yan, katatawa sa'yo. O kaya nasanay ka na, so alin man doon ang mao na, titigil din yan. Pero if you're going to give me this excuse for 1,000 years, magkikita tayo 1,000 years from now, mahihain ka pa rin. Kasi wala kang ginagawa, ang tamad mo eh. Kailangan yung mahirap gawin, gawin. Meron ako isang karpinterong may ipinapagawa sa kanya, sabi ba naman sa akin, mahirap ho yun. Sabi ko, aba, talaga mahirap ang buhay. Kailangan handa ka mahirapan. Yung mga taong umaasenso ay yung handang mahirapan, hindi lagi yung puro madali na lang gusto mong gawin. Pagka puro madali ang gusto mo, hindi mo malalaman na may lakas palang ibinigay sa'yo, Diyos. At yung konting lakas na nandyan, paunti pa ng paunti ng paunti, kasi ang dali lang ng ginagawa mo eh. Subukan ninyo na ang laki-laki ng iyong muscle, imbes mag-weightlifting o magsibak ng kahoy o magbuhat ng mga troso, yung mga lalaki ng katawan, di po may ganon? Pag-ganchilyuhin nyo yan ng 5 taon. Pag di lumiit ang muscle niyan, eh kasi ang dali-dali ng ginagawa, hindi bagay sa lakas niya, liliit.
Ganon din po ang utak. Pag hindi ginagamit, lumiliit. Lahat kasi na i-stretch. Even our intelligence. Pag lagi nalang mahirap ang ginagawa ng utak mo, nasasanay siya. Pero kung lagi nalang madali ang pinapanood mo, o ba't mo nang papanoorin yung palabas na yan? Ba't hindi ito? Ayoko niya, nag-iisip pa ako eh. Gusto mo, tawa ka nalang ng tawa. Talagang mapaparalisa ang iyong utak. Alam niyo yung katatawa, nakakaparalyze ang intelligence din yan. Lakas na hindi ginagamit, nawawala. Kailangan ina-exercise. Another obstacle to becoming what we should be, intention without action. May balak namang magpakabanal, kaya lang hindi na magawa. May balak naman natigilan ang bisyo, pero hanggang balak na lang. May balak namang iayos ang buhay, pero hanggang balak na lang. One good act is better than 1,000 good intentions. Intentions don't do anything. Actions do. So hindi tayo susukatin sa intention, balak ko naman hong gawin yun. Eh, ginawa mo ba? Kailan gawin? Ano po bang intention ninyo sa inyong Christian life? An intention that's probably 6 months old or older? Nagkaroon na ba kayo ng intention na sumali sa isang ministry? Kumanta? Tumugtog? Magturo? Ano? Kumusta ho? Hanggang ngayon, intention pa rin. Christmas of 2003, magkikita-kita uli tayo, intention pa rin. I-fast forward ng buhay, kung magkakaroon pa ng Christmas of 2020, intention pa rin. Kano karami yun? Kailangan action. Hindi po ba, pag biglang may namatay, sasabihin ng mga naglalamay, bala kong dalawin yan eh. Namatay lang. Eh kasi balak kayo ng balak, nakamatay yan na tuloy. Gano'ng karaming mga anak ang balak magbigay sa magulang? Kaya lang hindi magawa-gawa. Nung namatay, ayun, balak ko pa naman. Puro balak. Alam niyo yung balak ng balak na walang aksyon? Pag biglang nahuli kayo sa panahon, you will be possessed by regrets. And that is one of the saddest loads to carry in life. Regrets. Gawin po nating policy, pag nabubuhay tayo, ay wala tayong sukat pagsisihan. Na ginawa natin ang pwedeng gawin sa pinakamaagang panahon, walang dapat ipagsisi. Kasi mahirap na dalahin niyang pagsisisi. Dahil hindi na mapapalitan, hindi na maiiba. Another obstacle to becoming what we should be is contentment on flying too low. Contento na sa isang verse na alam, balibaligtad pa. Contento na umupo na lang ng umupo tuwing Sunday, dadating na lang na parang bisita. Walang ministry. Dapat meron. Kasi pag meron po tayong ministry, nagkakaroon tayo ng mga kapalagayang loob sa church kasi maliit yung grupo. Ang mga galing na binigay sa atin ng Diyos ay paglilingkod natin. Yung mga kahinaan natin na paglilingkuran ng iba, this is the way to live our Christian life. To be involved. Not just to be an audience. And sometimes contentment on flying too low spiritually. 5 taon na mainitin ang ulo. Hanggang ngayon, mainitin pa rin ang ulo. Wala nagbabago. Masyadong mababa ang lipad. Dapat taasan. Alam niyo yung mga aeroplano? Yung magagaling na piloto pag may bagyo, kakalog-kalog yung aeroplano. Anong ginagawa nila? Lumilipad ng mas mataas, above the storm. I-announce ang pilot, we're going to encounter a storm, so we're going to increase our height and fly, blah, 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 blah. Tataas. Alam niyo po kung saan magulo ang buhay? Para ding sa aeroplano, doon lang sa baba. Doon sa taas, tahimik. Kaya nakita niyo yung mga astronauts, pag nandun na, lumulupang na sila mag-isa. Payapang-payapa. Kasi pag nandun, hindi na sila pinupull down ng gravity. Lampas sila sa abot ng gravity. Kaya spiritually speaking, alam niyo kung saan lang talaga payapa? Pag ang taas ng lipad ng ating spiritual life. Sino ba yung laging naguguluhan, laging nalilito, laging natetemp, laging nalang nagkakamali? Yung ang baba ng lipad. Sa baba ng lipad nyo, pati bulate, naaabot kayo. Natatapak-tapakan ka, ang baba mo kasi eh. Di po ba? Pero pag tumataas ka,
Nakita nyo, ewan ko sa inyo kung gano'ng nakarami ang nakatira sa high-rise building dito sa Metro Manila. Pag nandun kayo above 7 floors, above 8 floors na, parang ang ganda ng Metro Manila. Kasi ang nakikita nyo lang, yung mga ibabaw ng mga puno-puno, nagdudugtong-dugtong, parang green na green ang Metro Manila. Subukan nyo bumaba. Sa inyo ng mga dumadaan sa Skyway na putol, okay? Skyway, di ba ang ganda ng Metro Manila pag nasa Skyway kayo? Ang ganda ng mga view, parang ang dali-dali. Subukan nyo doon kayo sa baba. Ang gulo, ang dumi. So habang tumataas, mas gumaganda. Ganon din spiritually speaking. Gawin po natin goal, mga kapatid. Hindi lahat lagi tayo natetempt. Kasi po yung laging natetempt, mababa pa lang ang lipad noon, kaya naaabot ng temptation. There is a level of spirituality na pakonti na lang ng pakonti yung temptation. Parang sa sabi, nagmamature na yata ako. Bakit nung araw matetempt na ako sa ganun? Ngayon, walang appeal. Kumakonti yata ang mga desires ko sa buhay. Dati, eh, Panginoon ko ng buhay ko yung putakot-takot na desires. Ngayon, kumakonti na yata. Dati, konti lamang pag-provoke sa akin, aawayin ko yan. Ngayon, naipagpe-pray ko na. At hindi ako nagpapanggap, talagang pinagpe-pray ko na. So, ganun. Yung, may nangyayari pala pag tumataas ang lipad. Kaya huwag kayong makontento na lagi na lang nandito sa baba na ang gulo-gulo ng buhay, because there's a way, and that's the way of obedience to God. Sasabi mo, mabubot pa nung araw na hindi ako Kristiyano, tahimik. Kasi gumagawa ako ng mali, walang konsyensya. Diba? Walang issue. Ngayon naging Kristiyano ako, pare yatang gumulo. Dumami ang bawal, dumami ang hindi pwede. Yun lang po yung initial level. Hindi nyo dapat kamatayan yung level na yun. Dapat makalampas tayo doon. Para bang yung paglipad ng eroplano, the most dangerous is yung pag-angat na pag-angat. Kaya tighten your seat belt, no? Pag magte-take off. Naranasan ko minsan, nagbibiyahe ako, merong isang ginang, talaga nagkakandarapang pumunta ng banyo, kailangan niya pumunta ng banyo. Nagtutunggali sila ng stewardess, itinutulak siya, itinatali siya sa upuan niya, kasi nagte-take off yung plane. Very dangerous. Pero oras na dumating na siya sa cruising level altitude, pwede lang walang belt. Tumayo ka na uli. Magpalakad-lakad ka dyan. Kasi lumampas ka na dun sa napakahirap na level. At sa spiritualidad po natin, may mahirap na level. After you have become born again, after you have known God, up to a certain level, ang daming hirap nun. Kasi magtatanggal-tanggal ka ng mga kirida, mga kulasisi, mga bisyo, mga pride, mga ganito. Ang dami nun eh. Pero pag tinanggal nyo na yun ang tinanggal, makakalampas na kayo dun sa critical level at mamaya komportable na kayo. Eh, pero kung hindi naman kasi kayo nagtatanggal, hindi naman tayo sumusunod, nag-take off ka, 10 meters lang, babangga ka sa mga bahay. Hindi pwede. Kailangan ituloy ang pagtaas. There's no such thing as kalahati, konti, itaas ng todo, dahil nandun yung payapa. So, ano sinasabi ko ngayon, mga kapatid? Huwag kayong makontento kung lagi kayong may struggle with spirituality, parang laging mahirap maging maka-Diyos. Hindi yan ang ibig sabihin ng Christian life. Nalalampasan yan. At yung mga kapagsabi sa inyo, patutunayan yan, lalo't nakarating na sila ron. Oo pala, nalalampasan. Dati pag nakakakita ko halimbawa ng mga fake na jewelry, talaga gusto kong bilhin lahat. Ngayon, wala nang appeal sa akin. Lumampas. Dati pag nakikita ko yan si Max, no? Tumatahip ang dibdib ko kahit hindi ko siya asawa. Pero ngayon pala, wala nang appeal sa akin. It is possible. Kaya sinabi ni Lord, my peace I give to you. My peace I leave with you. It's possible. Kung may makakapagpatotoo sa inyo yan, natotoo yan. Patotoohan nyo inyong katabi, naranasan ko na yan. Kung minsan installment, gumagraduate kayo sa isang area, sa isa hindi pa, pero alam nyo, ay nakakagraduate naman pala. Yung mga hindi makapigil manigarilyo nung araw, tapos nalampasan nyo na. Diba? Ngayon, ni amoy lang ng sigarilyo, ayaw nyo. Samantalang dati, pati usok ng iba hinahabol nyo. Meron pa nga ako nakikita, hinagis na ng iba yung sigarilyo, dadamputin pa eh. No? Alipin. Hindi ako mabubuhay ng ganito. I'll walk a mile for this. Saan nyo pong gustong tumira? Sa Marlboro Country. Siyempre, sa pambansa, citizen ako nun. No? Dahil para hindi ka mabubuhay, wala yon. Pero nung nalampasan nyo na, sabi nyo, I was a fool.
At ngayon, ayoko ni amoy. So, sa lahat ng bagay ng buhay natin, pwede mangyari yon. Mag-graduate na yan. So, don't be contented in flying too low. Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Eagle ang ginamit na metaphor because the eagle is the bird that flies the highest. You will soar on wings like eagles. Buti na lang, pinalitan na ang national bird ng Pilipinas. Nung araw, Maya, binabato-bato, tinataboy-taboy. At least buti ngayon, eagle. No? Siyempre, kung anong symbol mo, nagiging ganun ka rin. Kaya kung ano bang tinitira, symbol sa Bible, fly like an eagle. Hindi parang pugo, hindi makataas, tatalon-talon. Kailangan lumipad. Kung kayo po, more than 1 year old Christian na, 2 years, 5 years, yung struggle nyo noon, struggle nyo pa rin ngayon, will you grow up? Dapat malampasan na yan. At sa lagay, kakamatayan, di hindi pala totoo yung peace na sinasabi ng Diyos. Napagulo pa kayo lalo dahil naging Christian, dahil mabuti pa nung araw, walang konsyensya, ngayon nagka-konsyensya, gumulo. Ganun ba ang buhay? No, we can soar up like eagles. Because with God, nothing is impossible. Huwag niyong tanggapin na ganito na lang talaga ako. Tanggalin niyo yung ganito na causes, na kasakitan. Hindi ganyan ang plano ng Diyos sa atin. So, ang challenge, as the year ends, look at what you are now. And even if you're already very blessed now, look at what you are now because you can still be blessed some more. Huwag laging madaling makontento. Kailangan, we keep on striving and we keep on allowing the Lord to work in us. Look at what you are now and imagine what you can yet become. Huwag sayangin ang panahon. Yield to God. Let Him reshape you to His delight and perfect will. And I'm saying, even if you already think you're good now, room for improvement is the biggest room in the world. Mga kapatid, meron lang akong isang gustong sabihin, lalo sa mga may asawa. Sino po sa inyo ang married? May I see your hands? Pakikaway-kaway nyo proudly. Yan. Ano ba reklamo ng asawa nyo tungkol sa inyo 3 years ago? Baka yung pa rin? Diba? Magbago-bago na. Sabihin nyo nga kung katabi nyo yung asawa nyo. Diba? Magbago-bago na. Diba? Tapos sasabihin nyo, ako rin magbabago kasi pareho tayong anak ng Diyos. Hindi ang komplena ng husband kay babae 5 years ago, eh itong babaeng ito napaka-dominante. Ngayon, ganun pa rin, di pa magbago. Sayang ang lahat ng mga biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Kung mga lalaki naman, ang reklamo sa inyo ng asawa nyo lagi, hindi nyo na maalala kahit kailan ang birthday niya, alalahanin nyo naman. Kung sabihin, eh ganito talaga ako, hindi ako mahilig mag-alala. Isipin nyo, ano kayang pwede kong gawin to be more pleasant, to love you more? Huwag yung ganito na talaga ako, pipilitin yung mundo, tanggapin kayo. Samantalang pwede naman tayong mag-change for the better. Yield to God. Let Him reshape you. 2 Corinthians 3:19. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. We are being transformed with ever-increasing glory. Hindi the same, it's ever-increasing. We're becoming more and more like Christ every day. That is what we should be doing. That is what should happen. Kaya lalong-lalo sa mga may asawa, at buhay pa yung asawa nyo at nandiyan pa, dahil hindi pa namatay sa konsumisyon, sinustain pa ni Lord. Pagbigyan nyo naman ng regalo. Pagbigyan nyo naman kung ano yung mga reklamo, lalo't hindi naman masama yung hinihiling. Mas maging kayong maalalahanin, mas hindi mainitin ang ulo, mas maging mapagbigay. Ibigyan nyo naman, eh, asawa nyo yun eh. Hindi lagi yung gusto nyong masunod. Isipin nyo, ano bang kailangan niya na ibigay ko? Pwede naman, by God's will. Mag-change ako for the better. So that I will be the better half. Baka naman yung asawa nyo ang bitter half. Puro pait ang kanyang buhay. So kailangan ka tayo maging better so that the other person will not be bitter. It's important. Don't waste time. Sandali lang ang buhay. Life is short, but it's always long enough to change for the better.
Don't waste time. Be the other you, soonest. In fact, be the other you, now. Tomorrow is not in our hands. You don't know if tomorrow will come. Dapat po tayong makinig. Let's bow before the Lord. Ano ba tayo ngayon? Ano pa ang pwedeng mangyari kung tayo susunod lang sa Panginoon at makikinig sa Kanyang salita? Kung tayo magiging mas open? How can we become better spouses to our partners in life? How can we become better children to our parents? How can we become better parents to our children, better brothers and sisters, better citizens of the country, better members of the church? God is a mission for us. God is a promise. God has the power to enable us, but you must yield. You must allow God to do His work. Let's be alone with the Lord. Let the Spirit speak to you. Very particularly, kung yung mga reklamo po ng spouse nyo, alam nyo kung bakit ko ito pinapaulit-ulit? Dahil napakarami. Ng mga unhappiness ng mga husbands and wives with each other. But why will you live your life in misery when you can live your life in happiness? If only we will be willing to give in and to let the Lord continue to change us. Think about these things. Be alone with the Lord for a while and may you be blessed. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang Be the Better You. Kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng